i-re-rebuild ko siya na medyo light lang naman para mas maging maganda na siya. Natanggal na yung backrest na itong sa akin dahil nakalamot-kalamot ng puso. Carbon concept. Lubos-lubusin na natin. Diba? Carbon din. Ayan, kabit natin. Hey, what up? Good day sa inyo, netizens. Ngayong araw nga ay marami sa inyo nakakamiss si JJ, ang aking NMAX 155. Dahil ito yung una nating upgrade. Dami natin ginawa dito last year. Pinakarbon natin yung ibang parts. Kay JL Carbon, shout out. Tapos kay FG Paintworks naman yung ating kulay. At dahil pinaceramic coating ko to, kay Superb Autotech, kung makikita nyo, parang fresh na fresh pa din yung itsura niya. Kahit na pang daily drive ko to. Actually, mas kilalang-kilala nga ito ng tao kapag ito yung minamaneho ko. Minsan, salit-salita sila ni Puli. Kamusta na daw ba si JJ? Ba't daw parang di na nila nakikita sa vlog? So, bala ko, i-refresh siya. Isa sa mga nakikita ko na hindi nakaaya-aya dito tignan is yung kanyang mga tornilyo dito sa loob ng windshield. Ay, puro kalawang na. In fact, parang gusto ko na palitan tong windshield niya kasi parang napagsilbihan na rin naman tayo nito ng mahabang panahon. Carbon din tong loob na to. So, hindi na siya nakikita. Ultimo yung mga brackets ko, kalawangin na rin. Ito din nakikita ko yung sa may turn signals ko, medyo nababakbak na. Uunahin ko ngayon na palitan pala is itong aking Motaron top box. Na kung mapapansin nyo, pinalitan ko siya last time. Natanggal na yung backrest na itong sa akin dahil nakalamot-kalamot ng pusa. Eh, nandiyan pa rin pala yung aking old na box. If meron sa inyo mga netizens dyan na trip yon or di naman ganun kaselan, pwede nyo i-comment dyan or PM kami. Ibigay ko na sa inyo. So, ito yung isa sa mga pinakabagong item available sa Nedi Shop na gusto kong ikabit sana dito sa aking NMAX para as a refresher. Limited edition lang to. Wow! Ito na nga, netizens, ang aming pinakabagong titanium box. Since medyo kakaiba din naman ang kulay nito ni JJ, feeling ko ito yung pinakababagay sa kanya. Alloy top box din po ito sa mga magtatanong. So, ko lang i-refresh yung box na nakabit kay JJ para mas pogi, no? So, ito nga yung nakita ko. Tingnan nyo mo, no? Gano'ng kagando. Kulay black yung kanyang mga locks. Pwede mo pa siyang kabitan ng reflectors dahil may kasama naman siyang dalawang reflectors kung gusto mo na nag-reflect kapag ka nasisinagan ka ng mga nasa likod na sasakyan. And of course, libre na rin ang kanyang backrest para sa inyong angkas. May mga free na rin siya na bolts para maikabit niyo na maayos. May instructions din siya. So, isa sa nagpa-premium sa looks nito, netizens, kung makikita nyo, may konting support siya dito. Ayan, no? Na bakal. Ang tendency kasi minsan kapag ka medyo bara-bara tayo bumukas-bukas, since itong pinaka nandito is parang plastic material lang, medyo nasisira din yung box natin. So, ito, meron siyang parang limiter dito. Hindi siya pupunta all the way doon. Pwede din tayo dito yung leather-like material sa loob and pwede mo din itong alisin kung sakali man nag-spill ka. Gaya ko dati, nagkaroon ako na spill dito ng sisig. So, medyo maamoy yun. Kaya kailangan malabahan natin. So, natatanggal naman to. And of course, meron din tayong organizer. All over naman, very protected yan kasi makikita nyo, meron tayong mga rubber material sa bawat sulok. So, just in case lang na tanggal-tanggal kayo ng box ninyo, tapos nalaglag ninyo, itong rubber material yung unang sasalo ng damage, no? So, bihirang-bihira naman na dito sa body yung tama, no? So, syempre, depende na lang yan sa swerte ninyo. And of course, meron din siyang hawakan. Kung sakali man na magka-camping kayo, nandito yung mga gamit ninyo, papasok nyo sa loob ng tent ninyo or sa hotel ninyo, pwede mo siyang bit-bitin. So, excited na ako. Huwag na natin patagalin. Ikabit na natin ngayon kay JJ itong aking bagong motobox na titanium. Tara! At ayan na nga, netizens, nakikabit na nga, napakaganda. Sabi ko na nga ba, babagay dito yung kay JJ. Oh, nagmukhang elegante pala lang yung itsura niya dahil dito sa box na to. Kung makikita nyo yung titanium, depende sa angulo mo, nag-iiba yung iba yung kulay niya. Meron din siyang touch na may pagka-green goblin green kagaya ni JJ. By the way, 45 liters din ito. At sa mga magtatanong, ito po ay merong SRP na 5,900 pesos. Available din ito sa aming Shopee, Nedi Shop, or pwede kayong mag-visit dito sa aming physical store. Search nyo lang sa Google Maps or Waze, Nedi Shop, Santa Rosa, Laguna. Actually, yung titanium naman is madali naman ito ibagay sa mga iba't ibang kulay ng motorsiklo. Kung gusto mo lang maging kakaiba ng konti, ito isa sa may re-recommend. Yeah, dito sa aking tambuchi, nakita nyo, nakamotarot pipe naman tayo dito. May konting tunog lang siya na hindi naman bawal. At the same time, hindi siya masyado sungaw. Medyo bare lang siya at meron namang lalagyan ng heat guard. Ah, ito lang nga, netizens, ang ating heat guard na carbon din, of course. For only 900 pesos din to, lalagay ko na lang din yung Shopee link dyan
sa comment section. Pre-install na rin ito syempre kapag dito natin yan binili sa Neri siya. So maganda yung carbon concept. Lubos-lubusin na natin syempre. Kabit natin yan dito. Plug and play lang yan. At ayun na nga, naikabit na nga natin essence, di ba? Mas magmukhang elegante siya dahil meron mga carbon touches na yung mga nasa paligid niya. So ito, nagpa-add pa lalo ng forma sa kanya. Hindi kasi bagay na wala tong heat guard kasi nagmumukhang rugged look. Eh yung parang forma na NMAX ko, hindi naman ganun ka-rugged look. More on touring setup tayo. Ito yung isa sa mga battle scars na netizens. Itong aking pinaka-visor sa aking NMAX. Nung pinakarbon ko tong loob na to, sinadyas na nila na ibahin ko na rin ito sana, itong aking visor. Kaya lang medyo rare kasi itong visor na to. At the same time, nagustuhan ko rin na yung pinaka cellphone holder ko is nandito sa gitna compared na nasa side mirror. Pero gusto ko sanang magkaroon ng fresh new look na matanggal muna itong visor na ito. At tingnan ko lang kung anong itsura, diba? Konting experiment lang para alis tayo ng konti sa comfort zone natin. So tingnan lang natin. Tanggalin ko lang ha. Tingnan ko kung anong magiging itsura ni JJ. At ayun, Edisense, nabaklas na ka natin itong windshield ni JJ. Doon nagkaroon na lang siya ng mga permanent talaga na gasgas dito na titingnan natin kung makakaya pang tanggalin via ceramic refreshment. Yung pinaceramic natin last year, ire-refresh natin. Sobrang linis naman talaga ng itsura ng NMAX. Baka may kakilala kayo, Edisense, na supplier ng windshield na pwede din natin i-display dito sa Neri Shop at ibenta para hindi na lalayo yung mga Edisense natin na gusto rin magkabit ng windshield. Comment nyo sa baba or PM nyo kami dito sa page. And pati itong aking footboard na medyo may mga gas na baka may alam kayo na pwedeng pagkuhanan, kakabitan na rin natin siya ng panibagong footboard. So yan, since nandun sa aking pinaka windshield yung aking side mirror, nawalan tayo ng side mirror ngayon, so syempre bawal yan. And syempre napaka useful ng side mirror, kaya kabitan muna natin ang pansamantala dito sa totoong lalagyan niya ng side mirror. Meron tayo dito ng Mutaro Tomahawk na carbon, so nasa 600 lang po ang bili ko dito. Lalagay ko na lang din yung link dyan. Available to sa Neri Shop. Pwede nyo kami i-PM sa aming page. Diba? Carbon din. O, parehas na siya kay pulley ngayon. Para magamit pa rin natin. Mahirap ko lang side mirror, no? So, yan. Kabit natin. Tara. Siguro, magkakaroon pa tayo ng part 2 and marami na kami sa inyo dito sa NMAX na ito. Marami din tayo isa-set up dito for this year. Paggawa natin kay JJ. Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.